Hey guys, kumusta po tayong lahat? So ngayon, we will discuss about the Finnish language training. So ito po ang language training na binigay sa amin ng libre bago makapunta or bago pumunta dito sa Finland. So this is gonna be another information sharing blog. So disclaimer, it will be based sa mga napagdaanan ko. Gusto ko lang i-share para magkaroon kayo ng idea. Okay? So, come on, samahan niyo ako sa isang vlog na naman. Alright! Yes guys, so meron akong mga list of questions na likom, then sasagutin ko sa makakaya ko. Alright? So, okay. The number one question is, madali lang ba ang language training? Specifically, the Finnish language training. Knowing Finnish language as isa sa mga mahirap na lingwahe. So, during the training, may matutunan din tayo. Of course, hindi siya madali because it's a totally different language. Bagong langguwahe ito na matutunan natin. Tiyaga lang, of course, mag-aral para makuha natin ang at ma-use tayo sa paggamit ng language na ito. Number two, ilang buwan ang Finnish language training nyo? We started September 2021 and I had my A2 exam April 2020. So, September, so October, November, December, January, February, March, April. So basically, more or less, it's 7 months training. So every week, may units na ina-assign. And may mga break weeks din naman, brush up week yung tawag nila. So ito po ay brush up na makakapagpahinga sa pag-aaral. So yun, I had a 7 months training. Number three, ano po ang ginagamit niyong application sa training? So, I had a training with the tie-up training center sa agency ko. Ang pangalan is NLRC. So, ano po ang ginamit naming application sa phone? It's Moodle at saka Discord. Sa Moodle, may mga exercises na dapat sagutan, chine-check siya ng mga teacher, and sa Discord, doon kami gumagawa ng one-on-one evaluation every week. So, it's a phone conference through Discord application. Number four. May mga ginamit ba kayong translator? Sa training, yes, malaking tulong ang translator pero hindi naman nila ina-advise na parati natin gamitin. So, ang ginagamit ko, of course, ang Google Translate pero minsan may mga language, I mean mga words na hindi niya natatranslate ng mabuti. So, may ina-advise din na isang application that is DeepL. Binigay sa akin ng isang teacher nung nagtanong ako kung anong magandang translator. Number 5. Any tips sa one-on-one weekly evaluation? One-on-one weekly evaluation, isa sa mga yung parang kakabang activity every week sa training. So, we need to prepare. So, kung ano ang unit na diniscuss, of course, you need to read and answer sa mga tasks na nandun sa unit na yon. Because basically, sa one-on-one evaluation, yung mga tasks sa book, pwede siyang lumabas. So, kung at least, if may answer at sagot na kayo, babasahin nyo na lang. Di ba? And of course, you refer also sa Moodle, sa benchmark task. Ang ginagawa ko, chine-check ko anong benchmark and ni-run through ko ang mga history ng mga ibang teachers. Kung may mga examples na nag-match sa benchmark task, yun, pinapractice ko. So, once there is an evaluation, gamay ko na. Maruna ako sumagot,
ready na ako sa mga sagot din. Okay? Interim test. Sa time namin, walang mga interim test yun. They are basing our grades sa Moodle at saka sa one-on-one evaluation. And of course, the last is the A2 exam. But lately, as I have heard of some of the applicants, meron na silang interim test. So don't worry, that interim test will be good practice sa inyo para sa pag A2 exam nyo, gamayin nyo na, hindi na kayo mahirapan mag-take ng test. Number 7, may group discussion session ba? Wala kaming group discussion session, pero during the one-on-one evaluation, if may mga hindi ka naintindihan, pwede mo ipa-discuss sa teacher. Kasi as I remember, magtatanong ang teacher if ano ang mga bagay na hindi mo naintindihan or may mga tanong ka ba about sa unit na pina-study sa inyo. So yun, pwede nyo itanong sa kanya kung anong mga hindi nyo naintindihan. Okay? Any tips sa A2 exam? So A2 exam, as I... we had the A2 exam last April. It's a different, para lang siyang one-on-one evaluation. So, we were asked to study from Unit 1 to 20. But, of course, ayun, A2 exam, nag-practice lang din ako. Chinek ko kung ano ang mga possible na lumabas at lalabas. At nag-focus ako doon sa mga pointers kung anong lumabas. Ang mga pointers, binibigay one day before the exam. A week before the exam. So there are three types of the parts exam: the question and answer, the situational, and the last one is the to-do list. So check nyo lang sa isang blog ko na discuss ko yun about the A2 exam. So may mga more detailed information about it. Okay? So I hope naka-impart ako knowledge about the Finnish language test, and tiyaga lang po mag-aral, mag-practice until unti-unti nating magamay. Ako, aminin ako, di ko naman din gaano gamay pa, pero pagdating ko dito, unti-unti ko namang natutunan. May mga words na unti-unti kong nasasanayang gamitin. Okay? So at this moment, mag-shoutout lang po ako sa mga tropa, kaibigan, mga subscribers na tumangkilik at nag-subscribe sa channel natin. Si Braveheart, ako, shout out. Kay Alira Him Blog, shout out din kay Don Robert Jr. Adventures na sa Canada. So follow nyo din ang blog niya. Subscribe kayo sa mga adventures niya sa Canada. Shout out kay Poochie Pooch, schoolmate ko nung high school. Shout out din sa kababata ko Ramon Jr. Rodriguez. Mondoy, shout out. Salamat. Shout out kay Insan Soloquista. Soloquista. So isa siyang seaman, meron din siyang mga blog for biking. Shout out Insan. And shout out at salamat sa pag-feature mo sa akin, Ma'am Chill Spike Vlog. So, isa din siyang vlogger sa Finland. So, may mga information din siya about sa pag-process, Finland applications. So, subscribe nyo din sa kanya. Chill Spike Vlog. So, I hope to see you here in Finland. And, kiitos!